Kung ang pag-usapan ay GOAT o Greatest All-Time PBA Player pagdating sa import, ay madalas nating marinig ang pangalang nitong si Noy P, Justin Brownlee. Pero pagdating naman sa mga local players, ay ito namang si Abay Junmar Fajardo ang bukang bibig ng maraming mga Pinoy basketball fans na sa tingin nila ay wala nang makakapantay. Pero bago ang lahat mga idol, isang mabilis na shoutout muna sa ating follower na si Dred Sancon. Salamat idol sa pagsuporta dito sa ating channel. Aarbor din muna tayo ng isang like at share para sa ating video ngayon. Pasubscribe na rin kung ngayon ka lang napadpad sa ating munting channel, Maestro Coach TV. Well, kamakailan kasi ay muli na namang itinanghal na Most Valuable Player o MVP ng PBA itong si Kraken Junmar Fajardo. Ito na ang kanyang pangwalo. Yes mga idol, 8th PBA MVP Award. Diban pa dyan, ay muli ding nakasama sa First Mythical Team at All Defensive Team ang 6'10 player na ito. At dahil dyan, ay lalong uminit ang usapin kung ito na nga bang si Fajardo ang maituturing na local all-time greatest PBA player. Been a lot of talk lately if Junmar Fajardo is already the GOAT of the PBA. That's the greatest of all time. Meron po akong tanong sa mga basketball fans dito sa Pilipinas, no? Si Junmar Fajardo panalo ng kanyang pang-8 MVP. Ang tanong ko, siya na ba talaga ngayon ang makukonsiderang greatest of all time? Paano naman sina Mon Fernandez or si Alvin Patrimonio? Considered as GOAT o greatest of all time ba si Junmar Fajardo kahit hindi pa tapos ang kanyang PBA career? Well, sino ba makakasurpass nung ilan? 8 MVP ba? Going for 9 ba? Going for 9, tama yan. I guess. Marami na tayong nasubaybayan na mga malulupit na PBA players. Sa buong pag-aakala ng marami, ay wala nang makakahigit pa noon sa naging MVP award nitong sina Don Ramon Fernandez at Captain Alvin Patrimonio na kapwa merong 4 MVP awards. Mahaba-habang panahon din mga idol na walang nakabreak sa record ng dalawang center players na ito. Pero ikinagulat ng maraming mga basketball fans na nadoble na nitong si Fajardo ang nasabing mga records. Saan nga ba galing itong si Abay? At gaano kaswerte dito ang San Miguel Beermen na hanggang sa kasalukuyan ay taglay nito ang serbisyo nitong si Kraken? Side, and they need to find him once in a while. In the meantime, Junmar scores! On the offensive side of the floor, in the meantime, Junmar curls! Is managing to resurrect what was once an 11-point lead in the first quarter. Turnaround shot by Junmar. Now one thing also that's keeping Magnolia in the driver's seat, as you see, another shot falling from Junmar. Itong si Junmar ay unang naglaro sa University of Cebu Webmasters at sa ASEAN Basketball League bago ito nakuha sa pamamagitan ng first overall draft na pag-aari noon ng Petron Blaze Boosters. Sa height na 6'10", ay maraming mga PBA teams ang talagang nanghihinayang at hindi nila nakuha ang first overall pick noon kung saan ay pagkakataon sana nilang makuha itong si Kraken. Actually, ang nagmamay-ari sana dito kay Abay, ang Air 21 noon na siyang nanalo sa draft lottery, pero bigla na lang itong ibinigay sa Petron Blaze Boosters bilang bahagi ng mga naging transaksyon nila bago pa man dumating ang 2012 PBA draft. Sino-sino nga ba ang mga top 10 PBA players na nakuha sa batch na yan ng PBA draft noong 2012? Well, sa top 10 ay nakuha ng Global Port itong si Jason Deutschman. Kinuha naman sa top 9 ng BMEG Yamados itong si Vic Manuel. Ang Barangay Hinebra naman ay ginamit ang kanilang top 8 pick para makuha ang serbisyo nitong si Keith Jensen. Kinuha naman agad ng Rain or Shine noon ang serbisyo ng dating celebrity at isa ring PBA player na si Chris Chu sa top 8. At ang Barangay Hinebra ulit para sa top 7 ay nakuha naman nila itong si Chris Ellis. Sa top 6 ay kinuha naman ng Baraco Bull ang big man na si Aldrich Ramos. Si Cliff Hodge naman ang kinuha ng Miralco Balls para sa top 5. Ang Phil-Am na si Alex Magliari naman ang kinuha sa top 3 ng Petron Blaze Boosters. At sa top 2 ay hindi na pinakawalan noon ng Alaska Milkmen ang hustle player na si Calvin Abueva. At syempre para sa grand prize na top 1 ay napunta sa kamay ng Beermen ang serbisyo nitong si Kraken Junmar Fajardo. To Simon, same spot. Malahat.
Different result. Junmar with the board. Gets the basket. Lenka Ubatbakron. Awang Canelio yung bola eh, no? Pero pumunta pa rin kay Junmar because he's just relentless. The one a third quarter. To their cause here tonight. Junmar receives it. Nakawala. No, great ball fake by the big guy. May kasama pang foul. Medyo late ang tulong ni... At dahil nga sa pagkakakuha ng beermen sa serbisyo nitong si Abay, ay nagsunod-sunod ang kampiyonato ng mga ito sa ilalim ng sistema naman ng dating coach nito na si Coach Leo Austria. At sa pagkakasungkit nitong si Junmar ng kanyang ikawalong MVP award, ay hindi maiiwasan na maikumpara ito sa ilang mga sentro noon ng PBA gaya ni na Ramon Fernandez o El Presidente. Itong sila kay Danny Ildefonso at ito namang si Captain Alvin Patrimonio. Para kasi sa iba ay wala na atang makakapantay sa mga naging achievement nitong Cebuano Center na ito. Bagamat para naman sa iba ay mahirap namang ikumpara ang mga players na naglaro sa iba't ibang mga panahon o dekada. Tama naman yun mga idol. Para sa iba kasi ay ibang laro noon at iba naman ang laruan ngayon. Of course, Papa Mon Fernandez pa rin. Kasi Junmar is Junmar, talagang ito na yung legit na big man na talagang walang makakapantay as of now. Pero yung time ko, it's Don Ramon. Ang dami niyang galaw. Kasurpas nung ilan? 8 MVP ba? Going for 9th ba? Going for 9th, tama yan. I guess, yeah. Kasi dati ang goat ko si Ramon Fernandez eh. Talagang nakita ko sa kanya yung overall ano ng impact niya sa team, di ba? Yung championships, yung leadership, di ba? Eh kay Junmar, halos na doble niya kagad yung accomplishments ni Ramon at saka ni Alvin eh, di ba? Pero kung si Fajardo ang tatanungin, maging siya man ay tanggap naman niya na iba rin ang husay talaga ng kanyang mga dating iniidolo na sina El Presidente Ramon Fernandez at Captain Alvin Patrimonio. Tanggap naman talaga niya na hindi siya dapat ikumpara sa dalawang center players na ito dahil para din kay Abay ay talagang legendary ang mga centers na yan. Ang nakakatuwa lang talaga dito kay Kraken, kahit sa kabila ng kanyang sunod-sunod na MVP awards at mythical awards ay napaka-humble pa rin ito gaya ng dati. Hindi nito inaangkin na siya na nga ang all-time best center o greatest player of all time ng PBA kung ang pag-uusapan ay local players. Para sa kanya, iba pa rin ang kanyang mga iniidolo na mga dating legendary players. Siyempre masaya ako na makabilang doon pero tingin ko malayo pa ako doon. Sobrang daming deserving na tawagin goat ng PBA. Yun nga, si Papa Mon lang. Dami ng championships, 19 championships ata. So, ako, nakailan pa na ako. 10 pa lang ata. Sobrang layo ko pa sa kanya. Well, on our part, para naman sa mga nagtatanong kung ano ang side natin sa issue na ito, kung si Kraken na nga ba, o nananatiling itong si El Presidente pa rin ang GOAT ng PBA, kung ang pag-usapan ay mga stats o awards. Mahirap itong sagutin, pero mas maganda sigurong linawin kung awards o stats lang ba ang dapat maging batayan sa pagdedeklara bilang GOAT o greatest player of all time ang isang player. Kung ganun ang GOAT para sa ating personal na pananaw naman ay kung ano ang naiambag mo sa iyong koponan sa kabuuan ng liga at higit sa lahat sa kasaysayan ng basketball. Para sa iyo idol, sang-ayon ka rin ba na itong si Junmar Fajardo na nga ang maituturing na GOAT o greatest all-time PBA player kung ang pag-uusapan ay local players? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless.